Partners completely dominated by rain or shine. As if I were saying, ang rain or shine is at their sharpest, just like Jason. And talk and text at their flattest. You know, rain or shine right now. You see, when you look at them, they're really just trying to move ahead, and, you know, dun sa kanilang huling laban. And, you know, from the get-go, they're ready to attack. You see what happened in the first quarter. Imports did well. Arizona Reed was huge in that first quarter with the 15 points. Pero kita mo naman, Rado, yung field goal shooting ng rain or shine, they're at 54%. They're controlling their rebounds. And if you only turn the ball over once, more often than not, eh, ikaw talaga makakuha ng kalamangan sa quarter pag ganyan ang makuha mong stats. When you shift over to the second quarter, a couple of guys coming off the bench really helping their teams, and Sean Anthony and Jervie Cruz. And in terms of shooting, rain or shine continues to stay hot. They continue to do well in the rebounds. The one thing that did help, itong talk and text, was actually getting to the free throw line and having a pretty decent clip from the free throw line. At kung mapapansin mo, partner, dito ha, ang in-score po ng kuponan ng rain or shine, 32 points in the first quarter, 29 points in the second. And talk and text, which is usually a defensive-oriented team, parang sumama na dun sa offensive game. Well, hindi sila makakatapan yun. At least sa sharpness itong kuponan ng rain or shine. If you're Coach Norman Black, the one thing that you might want to be able to take home from that first half is that rain or shine is shooting over 50%, close to 55%. Not a lot of teams are going to finish the game at that level. And coming into the second half, they were only down by 12. So they're just waiting. That, you know, the law of averages. Rain or shine starts missing and they're hoping to get into a run themselves. Oh, tama ka. In the last 2 minutes of the first half, may mini run po na pinakawalan itong kuponan ng talk and text. And they're actually hoping na mag-spill over ito dito sa simula ng ating second half. Although the first basket was scored by Rain or shine, may dalawang free throws naman na sinagot itong si Jason Castro. Jason Castro, only his first 2 points in this game. Not much coming from that guard lineup of talk and text. Nothing from Jimmy, only 2 points from Jason Castro. Kasi napansin natin, yung Jason and Jimmy ng first two quarters, ang una nilang hinahanap itong si Fels. Well, in fairness to Fels, malaking contribution nito offensive, offense-wise, but on the defense and on the team play, aba, ito pong rain or shine ang namamayagpag dito. Arizona Reed is calling the trainer. Masakit yan dito sa may hip bone ng kanyang tirman. At saka pag tirma ka sa hip bone, may kuryente yan eh. Parang yung pain is will be lingering for a long time. Pero ibang klase ang lakas ito si Rizal kanina ng first two quarters. Halos hindi ito sa namintis nung pag sa ilalim ito nagtatrabaho eh. His miss is only coming from his 3-point attempts. Samantala, pagkatapos sa loob, Courtney Fells pumasok para sa kanyang pang 20 putos, 20 putos ako, top score for Talking Text. AC Reed challenging once again to si Courtney Fells, pero opting to pass ngayon kay T.Y. Tang. Ang jumper niya lumabas, makukuha ni Fells. Maatake na kagad itong Talking Text, still down by 11. 3-point shot for Fells. Did not fall. At may kwento ang ating kasamang Sel Guevara on both teams during halftime. Kung sino man ang hugutin sa bench ng rain or shine ay nakashoot. Kaya naman for this second half na pag-usapan nila na kailangan ang bawat hugot ay makadepensa rin sa tao nila. As for talk and text, which is not the usual talk and text na kilala natin, tanggap na nila na iba-iba ang kanilang pacing sa adjustment. Pero hindi ito rason para sumuko ng tuluyan sa rain or shine for the second half. Rado? Well, yun ang ating mapupula nga rito. That's a good point. Ano? Napansin din ang mga taga-rain or shine na lahat ng ipukol nila ay pumapasok, pero alam nila hindi yun na all game na mangyayari, kaya kailangan higpitan na kanilang defense. Jimmy Alapag, fresh kagad ang kanyang pambunga dito sa third quarter. Good sign from the guards of Talk and Text. Jimmy already on the board, and kanina Jason Castro also get himself on the board. Kaya po na mga not much contribution on the guards of Talk and Text. Ito sila po ang nakukuna ngayon dito sa third quarter, with Jason and Jimmy already contributing. It's J.R. Quiñan is free, pero wala yun. Gabe Norwood for the offensive rebound and the putback was fouled in the process. Rather, J.R. Quiñan is going to have a lot of looks here, because every time Arizona Reed gets the ball in the post,
the big man of the opposing team, the big man of Talking Text, what they do is they sag all the way down to the paint and they're helping there in the middle. It gives a lot of space for Bo Belga as well as J.R. Kinyahan when they're on the floor. On the other hand, kapag ka smaller forwards naman ang nasa loob doon, including itong si Larry Rodriguez and Jeremy Cruz, well, nakita po natin naging resulta no, ng first two quarters. Kung saan, very effective sila sa kanilang mga inside penetrations. At nakikita sila ng mga passes ng Rain or Shine. Pero naagawan dito ni Jimmy Elephant si AC Reid. On the attack is Corky Fells against Reid. Turn around. Wow. See that. He can score, definitely. And he can score from inside and out. Kanina puro mga tira sa labas. Here in the second half, he's driven twice and it's pretty hard to stop. Talang haba niya. Really, he has to pick it up. Eh, para maramdaman naman nila. Ang presence itong si Courtney Fells. Azir Kinyahan tallies his 9 point of the game. Partner ng first quarter, first half, napansin natin yung sapatos itong si Courtney Fells. Nagpalit na. Ibang sapatos na suit na ngayon dito sa second half. Samantala, atake nitong si Jeff Jansi. Nalubog siya sa ere pero follow makukuha nitong si Jason Castro. He's fourth. Ito pa sa sapatos talaga napapansin mo. Look at his move right here. He's able to get over Arizona Reid. Then adjust. This time around, he spins around him. Kita mo nga, gets to the open court. He can score on a half-court set. He can score from the outside as well. Do yung question pa rin eh, no? Yung paggamble na isang kumpanya sa pagpapalit ng import this late dahil dalawang laro na lamang pa kanilang natitira. Pagtapos po ng laban nila against Rain or Shine, Barangay Hinebra na lang ang makakalaban nitong Talking Text. And I think you also have to make a decision. I believe Coach Norman felt that maybe they might get lucky and make it all the way to the postseason with that lineup, with their import, but might have been very difficult to go all the way to the championship. So eventually, you just have to make that move. And you can see that they were regressing in yung team nila. At itong sinusubukan ni Coach Norman Black, hindi na second team ito, third team na ito with Aquino and Ferriol in the court. Samantala, Gabe Norwood may dress. Napatawa siya, paborting eh. He's exploiting the game to up their lead back to 11. 71-60 ang ating tala. Jimmy Elephant, gusto ng ipagpag ito si T.Y. Tang. Pero yung passing niya, bukag sa offense, yung 3 niya. Tagilid, makukuha pa rin ni Jimmy. Alapin, itong si Jimbo Aquino, mintis yung kanyang tira. Sa ilalim, nakakita naman si A.C. Reid. Sapal na mula sa likuran. Sapag mula kay Jimbo Aquino, Jimmy Elephant looking for the three and finds it. Had a three-pointer in the corner earlier, one at the top right now. Jimmy also is one of those guys. He's a veteran. He feels it. It's really important right now for the locals to step up for his team. Tama ka, Harun. Alam niya yung magandang depensa ng kanyang kakampi. Sinuklihan niya ng magandang depensa. Makukuha pa ng Talking Text sa kalamangan. Down by only 8 and the momentum definitely with the Tropan Texters. Maalala niyo po ha, Los Vegas at a 19-point lead ngayon. 8 na lamang ang kalabangan itong Rain or Shine. Pero pagbasa muna natin itong defensive stop of the game from Jimbo Aquino from behind. Arizona Reid's actually injured and he's coming off the bench, coming out. Well, yung pong defensive play there natin si ating nag-preston break fluid for superior breaking action and safety. Siguradong nasa mabuti ka ang kamay. Hawak-hawak pa rin niya yung tama niya kanina. So, subukan natin makuha kung ano ang injury update. And AC Reid is playing very well. Sayang, napagkakato naman for Talking Text. It could have gone closer by 6. Pero ito, instead, pagkakato nito ng Rain or Shine. King Young, the side-stepping move. Pero bago siya nakaangat, may foul muna. At ang foul na tawag ng Aero naman. Tsaka ang hirap rin pag sumaisip si JR eh. Baka pa kami sasabit pa rin na katawan parte ng katawan eh. Ay, ano ko nga eh, nakaka-sidestep pa ba? Kung hindi katawan, may, okay, parte ng tattoo niya, may sasabit pa rin sa kapatay doon. Ayan, si JR po, pwede niyong imbitahin ha, sa panunod ng Cine Filipino sa September 18 to 24. Ayan po, ang Cine Filipino, kwento ng hari, mga Pilipilikula po yan.
ng Filipino film sa mga piling sinihan at kung supportahan ng pelikulang Pilipino. Kaming Bay 63. Pasok ang mga pre-rolls itong si J.R. Sinihan. Serios, babalik ang pass sa kanyagali kay Larry Sinayar. At kumunekta, ito si John Ferriol for his fourth point of the game. John Ferriol is being ready. Doesn't really get a lot of playing time but comes in here today and is, you know, ready to contribute. Nasundutan pa niya. Ito si J.R. Quiñahan. Pero yung pasan niya ay hindi nakuha nito si Jimmy Alapag. Jimmy Alapag, though, is contending that it was slapped away by Rain or Shine player. The ball ay mapupunta po sa possession muli ng Rain or Shine. With an 8-point lead, Gabe Norwood directing traffic. Yung makikita na naman niya, ito niya si J.R. Quiñahan. Given all the chances with his outside shot, hindi na po pumapasok dito. Pero may loose ball foul on Jeremy Cruz. Pangatlo na ito para kay Jeremy Cruz. He's been stroking it, or at least putting up the shots. Talking about J.R. Quiñahan, already 10 attempts on his part. But we said, siya'y nalilibre. Yung pasa sa labas, hinabol pa rito niya si John Ferriols. That really the original plan. Jimbo with a bang! Pumasok pa! Plus the foul! Galing kay Jeremy Gross. And Jimbo Aquino, he's helped so far. Earlier, a good defensive play. This time around, helping out on the offensive end. Sa slow po natin, napansin-pansin natin yung pages na ni Jimbo Aquino. Talagang hinintay niyang sumabit muna. Kanyang bantay na si Jeremy Gross. At nakompleto pa niya ang 3-point play. We talk about slow-mo. Nice natin batiin muna natin yung ating kasama sa technical. Siyang namamahalan ng ating mga slow-mo pagpili niya. Rami Romano, happy birthday sa'yo, Rami. Yung mga slow-mo na suntukan niya. Hindi siya namimili niya. Damantala ang atake dito si Ryan Aranya. But on the process, he was fouled by John Ferriols. Don't look now, only a 5-point ball game. Matang kanina po, 19 po yan. So ang tatawag, ang kumpuna ni Coach Norman Black on a momentum here in the... Nagbabalik po tayo sa Cuneta Astrodome habang ang kumpunan ng Token Tech humahabol na rito. At kasama pa rin po natin ang ating mga ulala, mahal lang mga sa fans of the day. Mula sa masarap, malaman, mura at convenient kasi naman easy to open ulalam, ready to eat ulam. Para sa masa, mahal ng masa, ulalam, 15 pesos lang. Well, ito pong third quarter, ha? Binubuksan ng mainit na mga taga Talk and Text. Tinapyas na yung kalamangan. Ngayon po, 5 puntos na lamang yan. Outscoring Rain or Shine 19-12 in this quarter. Habang pinapaalala po namin, ha? Guri nyo na. Kumuha na kayo ng mga Petron Value Card. Petron Value Card, pay with points. Save your cash. Kuha na kayo. Kami, papadala na kami. Wala pa. Madaling kausap yung mga yan, partner. Talaga? Oo, pagpunta mo ng party mo mamaya, papadala na kita. 74-68, pero ito, patuloy po ang pagtakbo rito ng Talk and Text with John Ferriols. Big 6-point contribution para dito kay John Ferriols, ha? And you know, and he replaced Rene Del Deo Campo. Rene Del wasn't playing that bad, but Coach Norman, you know, he probably saw something in practice from John Ferriols, and John Ferriols has helped immensely. Ibinalik naman sa anim, ito si T.Y. Tang. At may agaw pa ang Rain or Shine. Jeremy Cruz, apa, siya pa ang mga magbababa. Nakita niya si Ryan Aranya, looking for the contact. Bintis yung tira, but in the rebound play, may foul on Larry Fonacier. Sayang na pagkakataon yun. Ang ganda na ng defensa nila, Ryan Aranya. Instead, si Jeremy Cruz will get free throws. Pero bago po yan, may update ang ating kasama si Sel Ibarra on Easy Read. Arizona Reed is resting his left hip o ang kanyang kaliwang balakang na natamaan daw ni Courtney Fels while they were fighting for the ball inside the paint. Again, it's nothing serious. It's just one of those rough plays at babalik din siya to support the locals sa Rain or Shine. Rado? Well, maraming salamat, Sel, sa iyong update. At
Although nag-stretching pa rin ito si Arizona Reed. Gusto niya ipagpag yan. Alam niya, kahalagaan ng laro na ito para sa kupunan ng rain or shine. Samantala, ibinalik naman po sa walo ni Jerry Cruz ang kanilang kalaban at 78-70 with 4 minutes and 49 in the third. Jimmy, nakawala. Ang pull-up niya! Straight and throw. He's been able to, he seems like he really has a lot of confidence against the defense of T.Y. Tang. Dito po, kumuputok na ang itong mga kamay nito niya si Jimmy Alapag. May agaw pa ang talk and text. Let's credit again, John Ferriol. John Anthony to Jimmy Alapag for three, ayaw! Agawan ng bola, pupunta sa talk and text. Wala nang nakahawak habang nagigirihan pa doon si Sean Anthony and Jervy Cruz. T.Y. Tang against Alapag. Give it the pick. T.Y. pull up. Short. Kanya pa rin bola. Nasa ilalim siya pero panira na. And that's good for T.Y. Tang. T.Y. Tang, he's got his 4 points. And you know, the nice thing about T.Y. is he also puts pressure on the defense, especially when he gets to the paint because he's got a very good mid-range jump shot. John Anthony with the left hand. Wala yun pero si John Ferriols. In all his activity, ito pala itatawag. Pang-apat para kay John Perriol. Sayang yun, no? Dahil quality minutes sa kanya pinupubay dito. He's in foul trouble right now. I mean, he's contributed a lot. He's contributed in points, rebounds. Only problem is he's also contributed a lot in fouls. He's got 4. Jeremy Cruz, on the other hand, very steady. Wala po naman dito sa free throw line. Mapera. Yung kanya nga. David Disnet. Aaron Aval is relieved. Maria Courtney Bells, ang bagong import pa. Yung mga nilang po nag-tunin. May bagong import po itong nga kumpunan ng Talk and Text. Magaling po ito. Marami nang nakikocontribute. Though their team is still down. Now by 9 points, 81-72. Talk and Text in the process of completing a run here in the third quarter. Pero naantala na naman ito. Larry Rodriguez, siya naman napapasok para dito kay Rhodes Yengiao. Maganda itong palitan ni Rodriguez at Jeremy Cruz tonight. Both have delivered for Coach Yang. Bells from three, Mintes. Ito naman si Paul Lee ang magpapabato. Ryan Aranya, atake ka agad. Mawawala yung bola pero marirecover ni Gabe Norwood. Bo Belgo with a fake from the outside. Nakita si Gabe Norwood. Pass malapit pero mitis pa rin. At makukuha pa ni Jimbo Aquino bola. A couple of guys that don't play a lot of minutes helping out Jimbo as well as John Ferriols. At yan naman na yung mga minuto pinapahap. At babalik po tayo dito sa Cuneta Astrodome. Kita nyo naman po ha, kahit araw ng Miyerkules eh. Punong-puno po tayo rito. Ating po paalala, i-follow nyo ang NCAA at saka PBA. Like never before, get real-time updates straight from your phone with Pinoy Hoops. Be the ultimate Hoops fan and follow your favorite teams and players. Now available for Android in the Google Play Store and iOS. Yung isa na yun, di mo alam kung angas ng tondo o part ng ano, extra rice eh. Pareho, pinag-combine na pero definitely rain or shine fan. Basta ano siya, Paul Lee fan siya. Dahil di niya na mababago yun. Nakatattoo na sa braso niya eh. Talagang mga kapakapit bahay, mga kababata. Talagang mga panay, ano eh. Si Paul Lee. Samantala, bumali pa dun sa ilalim itong si Sean Anthony. He was fouled. Larry Rudy will be charged with the second personal foul. Technical foul on Larry Rodriguez for a second to a foul. Ano raw ang sinabi ko? Sabi ni Larry Rodriguez was Rodriguez given a technical foul for resenting a call. Si Coach Cheng, ano, pinoko sabi niya. Sige, si Larry na muna mag-resent. Pag narinig niyo ako mag-resent. Pre-play speech ko kayo. Very slow quarter dahil sa dami rin ng mga free throws na nakita natin coming from both sides. But
for talk and text. They like it that way, you know. At dito sa babae ng third quarter, medyo sila unti-unti nakakakot-kot, nagkakalamangan itong rain or shine. And we have to give credit, no? Dito nga sa dalawang players na binabanggit natin, yung mga hinugot ni Coach Norman, yung Jim Joaquino and John Ferriols, na hanggang ngayon po nasa sa loob pa with extended minutes. Interesting setup para sa talk and text ngayon. To put out, put to the bench both Jimmy and Jason Castro might be playing with Fells at the point, or Larry. Now it would be Pauly at the point para sa Raymond Shai. Bobelga! Ang ganda nung igot na! Papasok, may foul pa! Looks like it's gonna be foul counted, but before they do that, they're gonna check. They're gonna check with the table official. Doesn't get the benefits of a replay. But after consultation with the table official, nullified yung tira. So sayang yung suntok ni Bobel. Hindi, pwede pa rin. Pero hindi, ano, suntok dahil masaya siya. Dahil galit siya. Oo. At he was hoping na may mukha doon sa... Hindi mo siguro. Lalabo siya, Mark. 2 minutes and 20 remaining. Third quarter action pa rin po ang ating natutunghayaan. With Ali Big, yung kanyang patented na turn around. Namin this po. Gabe Norwood. Leading this back. Ang atake against Bells. Bumobamit there sa tapi ka. Bakukuha muli ni Jimbo Aquino. Jimbo, nakita si Larry. Larry, isang fake. Ibabalik kay Jimbo. Libre sa tres. Kinapos nga lang para kay Jimbo Aquino. Agad tatakbo. Ito na si Paul Lee. Mitisyon. But naramdaman niya na may contact and foul on Jimbo Aquino. Foul number 14, Jimbo Aquino. That's his first break. Tingnan niyo po itong score, 81-74. Third quarter pa lamang po tayo. At halos may dalawang minuto pa po tayo na natitira. Because of that, high scoring first half. Yeah, first half was pretty high scoring. This one, medyo, you know, slowed down a little bit. But in terms of space, of pace rather, it slowed down by a lot. Because Rainer Shine just shot its 15th and 16th free throw. On the other hand, ito naman Talk and Text has 6 free throws. And they're going to have 7th and 8th right here. Jari Ibanez, yung matatawagan ng foul. Hindi karamihan mga minuto for Jari Ibanez in this game. Sapagkat maaga rin nakakuha ng mga fouls ito during the first quarter. Actually started the game for Coach Cheng. Pero ngayon may apat na po na foul. Ito si Jari Ibanez as fails connect from the free throw line. This is the second though, kaya ang kalamangan po ng Rain or Shine na natiling walo with a minute and 35 seconds to go in the third. Bo, kumuha na naman si Patel, yung tres niya, dinedrecho! Another thing that's interesting is Rain or Shine has had their import sitting for about the last 5 minutes. Hindi pa rin nakakahabol itong Talk and Text. Maganda nga connection ito ng mga local. Samantala, that time, miscommunication. Gonna be, you know, you can't do anything about that. We have not had a lot of time to play together. These two guys though, they've had a lot of time to play together and they score. But in that slow mo, kita-kita mo. Naparil patuloy kayo sa bahay ni Bo. Pero kita-kita mo yung kahulihan eh. Pag malaki talaga yung bumabantay sa isang malaking three-point shooter. Si Alipik ang layo nung hinabol niya to even challenge that shot. And to be fair, small guys don't like to be guarding people at the post. You just feel uncomfortable. Same thing, yung mga big men naman, hindi rin nila alam kung yung distansya na kailangan mong i-close out. Pero ang ikaw, itong malalaki ng Rain or Shine, yan na po talaga ang gawain. Both J.R. Quiñahan and Bo Berga with that hand from the three-point line. Samantala, Jimbo Aquino will be finally relieved. Pero yung mga low fives and high fives na ako ito dahil sa ganda ng kanya quarter na ibigay ko yung Coach Norman. 51 seconds to go here in the third quarter. Onsi pa rin po kalamangan ng Rain or Shine, pero bola na talking text. They go to Kirby Fouls for three. Ayaw! Rebound na kukuha ni Larry Rodriguez. Ryan niya magmamadali, pero nakita niya, apat na yung mga talking text. So they have to reset this one. Paul Lee given the pick. Malaki yung harap na kayo, si Halley pick. So sa labas siya titira, yung tres niya, lumabas. Sa tapi ka makukuha ni Bo Belga. Bo, wisely.
We'll lose the clock for Rain or Shine. Four-second differential. Sa ating game clock at sa shot clock. Itong gamit pa na ng Rain or Shine. They go to Bo Belga. Back to Pauly with 4 seconds. Bo Belga, another three. That time, Bintes. Pero makukuha ni Larry Rodriguez. With 2 seconds, Larry misses that one. Pero Funashev will get the rebound at doon na po matatapos. Ang ating third quarter and still a double-digit advantage favoring the last two Painters. 86-75. Ang aming pong pagbabalik, bakbaka pa rin. Pero fourth quarter na.